Good afternoon, Doc Aragon. Ako at ang mga kasama ko ay magbibigay Bible study about Sabbath kay Anna, kay Angelica, ni Lisa at Susane. So, I want to invite all of you, kayong pwedeng makakita, nasamahan kami sa aming Bible study at pwede rin kayong magbigay ng inyong komento at mga suggestion. So, God bless. Let's start our Bible study about Sabbath. But before that, bago yun, review muna. Ano nga yung pag sinabing kalag? Melissa, ano yung kalag para sa'yo? Ha? Kaluluwa? Ano yung kaluluwa? Ha? Ano ate? Ano yung kaluluwa? Amen. Melissa, kapag sinabing ang kaluluwa, it means tayo ang kaluluwa. Walang bagay sa mga tao, biblically, nakapagsasabing ang kaluluwa. Kasi ng iba, Melissa, na ang kaluluwa, kapag ang tao'y namatay, ang kaluluwa ay mananatiling buhay. Di ba yun yung sabi ng iba? Ang ating katawan ilalagay sa kabaong sa simeteryo at yung kaluluwa yung mananatiling naglalakad minsan at nagbubulto. Pero the Bible says minsan kapag ang tao ay namatay, ang kaluluwa rin ay namamatay. May nagsabi na ang kaluluwa, kapag ka ito'y namatay, bumabalik pa sa bahay nila. Totoo ba yun? Ha? Melissa? Biblically, hindi talaga. Pero may bumabalik talaga. May totoong bumabalik. Maraming testimonya na sabi bumalik talaga. But sino ngayon? Revelation 16:14? Espiritu ng mga demonyo. Ang demonyo, Melissa, ay totoo. Totoo ang demonyo. Si Satanas ay totoo. Totoo siya. Talaga. At nananatili siya dito ngayon. Nananatili siya sa ating ginagawa. Bala, basahin ko nga, Melissa. Revelation 16:14. Ay, galing ah! 16:14. Na, buklat niya kaagad. Mga espiritu sila sa mga yawa na nagahimo si mga tanda na nagakadlo sa mga hari sa bugos ng kalibutan. Okay. My point is, ang yawa, sila yung nagkukonfuse. Ginukulo, Melissa, ba? Siya ang utak natin. Ginukulo ng mga demonyo. Nagbibigay sila ng kung ano-anong mga bagay. At buong buhay ko, Melissa, alam nyo, this is a true testimony. Sa lugar namin, matapos na demolish kami, kasi squatter kami sa Dear Valencia. Squatter kami sa Valencia, so kailangan namin makipaglaban sa lupa. Nakikipagpatayan talaga. Pero yung mga talos, nagsabi talaga sila na kailangan nyo nang umalis, mamamatay kung hindi kayo alis. So, pumunta kami sa bukid, sa Hindangon. Doon sa Hindangon, may mga usap-usap doon, lalo na kapag baryo, mga multo. Dito, nakarinig ka masin ang usap yung mga multo? Diyan, may narinig din minsan, nagpag-gabi kayo umuwi. Ganyan ang setting si Hindangon. Ganyan, yung maraming tubo, kampo. May isang tulo doon na ang tawag namin ay dapdap. Ang dapdap ay para siyang namumulak siya isang taon, punong-puno ng bulaklak ang dapdap. Wala talagang dahon, bulaklak niya. Alam niyo kung lang yung bulaklak niya? Pula at orange. Ang ganda-ganda. Lima yung kamay niya. Ang lalaki ng bulaklak. Ganito. Tapos ang laki-laki ng puno, yung dapdap, ang korte ng dapdap ay parang mukha ng tao. Para siyang mukha ng jablo. Alam niyo kasi ang laki ng sanga. Ang puno ng sanga, nakaganon parang mata. Tapos may parang crack ba? Ang dapdap may crack. Na parang baba niya. At saka yung hugis ng ano niya, hugis ng puno niya, katalagang muka. Tapos yung lahat ng buhok niya, yung sanga, parang buhok. Parang siyang multo talaga.
At may Mimi doon. Ang pangalan niya ay Mimi. Si Mimi ay baliw. Umuupo si Mimi sa punot ng dapdap. Doon sa dapdap talaga. At tumatalong bigla. Tumatalong. Tapos napakadilim ng daanan sa amin. Lalo na pag maulan. Kasi ang lalaki ng, alam niyo yung balanghoy? Ang lalaki ng balanghoy? Balanghoy, alam niyo? Balanghoy. Pabuting kahoy. Ay, malalimhoy. Balinghoy, balinghoy. Hindi ko maintindihan isang araw, siguro dahil na rin sa TV, kakapanood ko ng horror, kaya ayaw ko manood ng horror. Kakapanood ko ng TV, medyo iba na rin yung pag-iisip ko. Pagkagabi na, sa amin iba talaga. May nakita ako, mata ko talaga, hindi kwento, mata ko talaga, nakita ko isang lalaki. Ang laki! Itim! Tapos pula ang mata. Tumatakbo, papunta sa akin. Kaya nag-start ako magtanong, bakit ko nakita yon kung hindi totoo ang multo? Kasi ako kasi, dahil nga sa umaga pa lang, itinaano ko na yung kabayo. Pinapakain ko yung kabayo umaga pa lang. Tapos minsan, nakakatulog na ako sa tubuhan kasi ayaw kong umuwi, nagtatampo sa tata. Doon ako sa tubuhan, kasama ko lang yung kabayo ko. Hindi ako nakakatulog. Nakakaano ko yung kikik. Alam niyo yan? Nakita ko, hindi yan kikik. Yan ay langgam. Bird. Yung pispis. Tik-tik. Tik-tik. Hindi yan multo. That's why hindi ako takot sa ganyan. That is bird. Ibon. Ibon yan. Tapos yung... Yung mga ganyan, ang laki, lakas. Wak-wak. Yung gano'n. Yung gano'n? Narinig yun? That is not wakwak. Pis-pis din. Malaking pis-pis. That's an eagle. Kaya sabi ko, walang wakwak. But one day, nakita ko yung, hindi ko may paliwanag kasi hindi na yung tunog. Talagang tao na malaki, tumatakbong punta sa akin, maitim. Ito mo. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. The thing is, meron talagang fallen angels, Melissa. Mayroong demonyo. Sila yung tinatawag natin demonyo, but sila yung fallen angels. Alam niyo yung fallen angels, nakwento ko sa inyo, di ba? They don't have form. But pwede silang mag-assume ng katawan. Pwede silang maging aso, but they are angels. Because they are spirit. Ginawa tayo ng Panginoon, pwedeng hawakan. But angels are different. Nang nagrebelde ang mga anghel sa langit ni Lisa, yung kanilang capacity ay hindi tinanggal ng Panginoon. Matatanggal yun kapag kasinunog na sila pagdating ng tamang panahon. Kaya nilang maging aso, maging tao, maging parang tikbalang. They can assume forms, but they are not tikbalang. They are angels. Na nakikita natin ngayon. They can do it if you allow them. But, lo and behold, their words is, pwede silang i-control. Allowable ng Panginoon yung kaya nilang gawin. For example, si Job. Yung nalata ang katawan ni Job, it's a medium of angels. Kagawgawan niya ng anghel. But, rebellious angel. Kagagawa ng anghel na malata ka. At alam niyo yung barang, that's a part of their domain. Kaya nilang magpailam. But the thing is, it is controlled by God. At pwede tayong magsabit sa kanila anytime. For example, bigyan mo ako ng pera in the name of Satan. Kasi siya yung general nila. Bigyan mo ako ng pera, bibigay ko sa iyo ang katawan ko, buong buhay ko, gamitin mo ako. Pasikatin mo ako. They can do it for you. But, hindi ka magiging masaya. No satisfaction. Doon sa San Laon, ang nag-adapt sa kanya, napapatmama niya, pinatay niya. At yung kapatid niya, narate niya. Kasi mayroon siyang kaibigan na mayroon siyang agimat.
may bondage kasi, Ana, kapag ka spiritual things ang sinasabi, alam niyo ba na ang bata ay kayang i-process ng mga anghel na gano'n? Once na inalaw sila ng parents nila, alam niyo yung bata magsikad-sikad din ha pag di mo binigyan candy? That's a first level of possession ng angels. It means they are not ruled by their parents. Ang bata ay controlled ng angel. At the same thing ng kanyang passion. May isang bagay na yung second level of possession man ng mga angels. Yan yung pagpatay. Yung bang alam mo na ginagawa mo for the sake of gain. It means alam mong tama. Alam mong tama, pero ginagawa mo talaga. Alawin. At may pangatlo, possession. Ito yung naririnig mo na ang boses nila. Naririnig mo ang boses nila. Nag-hallucinate. At dahil doon, nakokontrol ka nila. Now, without coming to God, imposible mo ma-overcome yun. In the case of alam mo yung at yung second level, yung third level, yung mga nakakita ng my third eye, nakakausap ng mga patay na, that's a third level of possession. They have a connection with angels na rebellious. Kaya yung mga patay na nabubuhay, hindi talaga sila nabubuhay. Kasi ang patay, once namatay na, patay na talaga. They cannot eat, they can't, di sila pwede magselos, hindi na talaga. May mga bumabalik, sino? Spirito ng yawa. Hindi na talaga bumabalik. Now, may isang bagay, pinag-usapan natin last time, diba? May 1,000 years. No, may 1,000 years. May totoo bang 1,000 years? Alam mo, Melissa, may 1,000 years sa Biblia. Ano ang sinabi ng Biblia patungkol sa 1,000 years? Kasi natapos niya ang topic last time. Once na namatay tayo, Melissa, ang katawan natin, pupunta bang langit kapag mabuti tayo? Kagad kapag namatay ka? Pupunta? Saan pupunta? Sa lupa. Totoo yun. Mabubuhay siya pagbalik ni Kristo. Mabubuhay. Tayong lahat sabay-sabay. Pero gusto kong maitanong kayo, doon sa naguguluhan kayo, gusto kong magtanong kayo, bago tayo mag-proceed sa main topic. Ano makuha ang third eye? Third eye? Ikanang pwede na makabuksan. Ha? Pwede na makabuksan. Ang third eye? It's not real to us. Adventist, it's not real to us. That's not real. Third eye, they call it third eye sa mga taong naniniwala about yung buhay na mapatay na nabubuhay. But sa Biblia, abomination ang kumausap ka ng patay. Because they are not truly alive. Kapag ka ang tao ay namatay, isang taong matalino, si Aristotle. At yung turo ni Aristotle, at yun yung sinusunod natin, at si Plato, isa dito si Plato, yung turo ni Plato, dualism. Na kapag ka ikaw ay namatay, Melissa, yung kalag mo ay buhay pa. Conscious, nakaka-enduli, nakakakita. Yun yung turo ni Plato. But ang sabi ng Biblia, once na namatay ka, patay ka na talaga. Hindi totoo yung dualism ni Plato. Hindi yung nasa mesa natin, ha? Plato, isa siyang tao. Philosopher si Plato. Okay. Ano ang mangyayari sa tao? Sa mundong ito, kapag tayo namatay, kapag dating ni Kristo, ito ay masisira talaga, destructive. Now, puntahan na, kasi wala kayong tanong, wala kayong talagang tanong, Melissa? Wala tanong, honestly? Sige, subukan niyo magtanong, Ana. Wala, doon sa topic na yun. Now, about Sabbath day. Sabbath day ang topic natin ngayon. Okay. Ha? Sabbath day means ipapahulay. Sa Bisaya, sa Ilonggo, kapahulayan. Ano yung pagpahulay sa Ilonggo? Ha? Sabat, sir, ano yun? Sa Hebrew, came from Hebrew yun. Yung Sabado, the same thing, Spanish. Sabado means pahulay.
rest day. Seventh day, Sabado. Sa Spanish, ano yung Spanish din Sabado? Bakit Spanish? Eh, Bisaya tayo. Ilang daang taon tayo na nasakop ng Espanyol? 300? Almost 400? Kaya ginagamit natin yung Sabado. Ba't sa Bisaya, rest or ikapitong araw, ikapitong adlaw? Sabat is rest. Sabat day. Okay. Ano ito? Ready na ba kayo? Alam ito three once more. Let's pray. Panginoon, si Susay, si Ana, si Minsay ang dito. Alam niyo ba, may mga bagay, ang topic nito ay sobrang sensitive talaga. Ayaw na ayaw ni Satanas ang topic nito. Isa sa mga bagay na ginagamit ni Satanas na yung esensya. Una, science ang natutong gumawa ng shabu. It's science, a study ba? Guinness. Sensya ang nakakagawa ng computer. Sensya. But tinitake advantage ni Satanas ito. Ano yung nakikita natin sa TV? Nakakita ako ng mga babae na kahubad dahil sa TV noon. Bata pa ako. Nakakita ako. Ginagamit ni Satanas ang sensya ngayon para makalimutan natin ang Panginoon. At ang science din ang nagsasabi na walang Panginoon. Most of the scientists today, Ana, sasabihin nila na buang lang ang naniniwala na may Panginoon. Mag-gising na ba kayo? Gising? Ikaw, Ana, gising na? Gusto itaas niyo sa mga yun. Yeah, okay. Ano ang ibig sabihin ng Sabbath day? Bakit may Sabbath day? It's because of God. Pag naintindihan mo ang Sabbath, wala akong nakikita ibang ebidensya na may Panginoon maliban sa Sabbath. Specific ito. Buksan ninyo. Genesis 2. Genesis pa rin. Verse 2. Verse 2, chapter 2. Napaka-importante ng utos na ito. Genesis chapter 2 verse 1. Gusto ko ang magbasa verse 1 ay si Ana. Bufa na human ang mga langit kagandita, kagang bugos na kasolda nila. Okay, verse 2, ikaw, Melissa. Kag sa adlaw ay kapito ang Diyos na tapos ang iya, buluhaton niya iya ng himo. Pag nagpahuway sa adlaw ay kapito, gikan sa panang niya, buluhaton niya na iya ng himo. Okay, nagpahulay. Una ang ano, kailan ito? Seven days old pa lang ang mundo. Andito na ang Sabat, yung pagpahulay. Natapos ang lahat sa ikapitong araw, Melissa. May isa kong nakilala ng negro, sabi niya, binasa ko yung Genesis, sabi niya, ikaw ay, you are fool! Sabi niya, you are fool! Do you believe that? You are fool! Do not deceive yourself! Sabi niya, maniniwala ka na mula sa wala. Wala sa wala. Magpupunta, may biglang lalabas. Kasi naturalist kasi ang most of the scientists. For example, sabi nila, kapag ka hindi na walang lalaki at babae, pag hindi sila nag-meet, walang anak. Sa foolishness sa kanila yung magkaroon ng lalaki na walang meeting ng babae at lalaki. Ang kanila talaga natural. Natural talaga lahat. May ulan, bakit? Kasi nata-absorb ang clouds ng tubig. So may ulan. Yung ulan hindi yan tumutulong dahil sa milagro. O tumutulong yan kasi sa natural laws. So sabi niya,
kabuangan ang Genesis. Maniniwala ka? Pitong araw ginawa ng Panginoon lahat. That is, sabi niya, ganun. All of the Christians ay ganun. But honestly, God is wise, minsan. So, God is wise. Hindi natin pwede in-measure ang Panginoon. Gamit ang utak na ito. Maliit ang utak natin. Hindi ganun kadali in-measure ang Panginoon. And, so sayin, verse 3. Gani ang Diyos, napakamaayos ang adlaw ngayon kapito kung nagpakabalaan sini. Mangod niya sa sini ang Diyos ng panguway gikan sa tanan niya bulwato na natuga paghihimok niya. Okay, alam ko matatalino kayo. You are, na-observe ko, medyo madaling mag-absorb ng information ng utak ng tatlo. Maybe it's because you are interested in Bible study. Tignan nyo sa verse 3. May ginawa ang Panginoon na special sa ikapitong araw na hindi niya ginawa sa una, pangalawa, at pangatlo. May ginawa ang Panginoon sa ikapitong araw. Pansinin nyo, ano yung ginawa niya? Verse 3. And God, sabi niya doon, ang ginoogin? Nagpakamaayo. Ano pa gin? Nagpakabalaan. Kaya ano pa gin? Nagpahuway. Nagpahuway, see? Amazing! Nagpakamaayo, nagpakabalaan, tag nagpahuway. Sa ikapito kaadlaw. Amazing! Dahil sa ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon, nagpahuway. Seven days old ang mundo. Ginawa ng Panginoon sa ikapitong araw, nagpahulay siya. Nagpanalangin, nagpakamaayo. Ilang utos meron ang Panginoon sa Biblia? Ten. But honestly, the whole Bible is utos ng Panginoon yun. Utos ng Panginoon. Pero kapag sinamarize mo yung Ten Commandments, summarize yun sa 10. Ang whole Bible na summarize sa 10 utos. I-summarize nito yung 10 utos. Mahalin mo ang Panginoon sa buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong talino mo. Mahalin mo ang Diyos sa buong lakas, Diyos ba kanina? Mahalin mo ang iyong kapatid, iyong kapwa sa buong lakas, buong talino, at buong lakas mo. Summarize yun. But the whole Bible is utos. But Ten Commandments is the summary of the whole Bible. Look at this. In the Ten Commandments, sa 10 utos, may pinaka-espesyal. Tignan niyo ha, ang ibang utos, one verse lang, hindi detalyado. But may isang utos sa 10 utos na sobrang broad talaga. Isama mo ang lahat ng kautosan, ang words ng lahat ng kautosan sa words ng ikaapat na utos. Ang ikaapat na utos ang pinaka-espesyal. Kasi ang ikaapat na utos ang nagpapaalala sa atin na may Panginoon. Once na special ang ikapitong araw, magiging special ang Panginoon always sa puso natin. Tignan natin Exodo 20, Genesis Exodo, next book sa Bible, Genesis Exodo. Genesis 20. Genesis Exodo 20. Genesis Exodo, Exodo 20. Gilingin si Ana. Verse 1. Tagang Diyos naghambal sini, tanan nga pulong at naisiling. 2. Ako ang Ginoo nga kaimo Diyos nga nagpagawa sa imo gikan sa duta sa Ehipto. Okay, thank you, Ana. Pagkaulipon, okay. Thank you, Ana. Okay. Bakit ka nagbibigay ng utos? For example, Melissa, inutusan mo si Susina, bawat Martes, huwag ka, magpahinga ka. Doon ka lang sa bahay mo, huwag kang lumabas. Doon, kausapin mo ako, kausapin mo yung hangin. Anong sasabihin mo ni Susina? Ha? Wala? Titingin ka kay Melissa. Buong araw? Ang makakala mo sa akin? God here, ang sabi ng Panginoon, ako,
maliban yun, sinasabi ng Panginoon, ako ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, ako ang gumawa sa iyo. But hindi ganoon. It's a loving way. Ako ang gumawa sa iyo. Pinapaalala, ako ang gumawa sa iyo. It means, ako ang Panginoon mo. Maliban doon, alam niyo ba, sa Exodo, doon sa Egypt, sila ay alipin. Every day, gumagawa nila, nag-aaraw, nagbubuna, gumagawa ng bricks, so walang sweldo. Pagkain ng lugaw. At ang sabi ng Panginoon, Ana, sabi, ako ang Panginoon mo, ako ang gumawa sa iyo, at ako ang nagluwas sa iyo mula sa Egypt. Kaya, ano, may karapatan akong mag-utos. Once ang papa mo, sabihin, ako ang papa mo, maglungag ka. It's reasonable. Ang papa mo yung nagpapakain sa iyo. At naglungag ka. Nagtigang. Without God, nagtigang. Without God, hanggat walang Panginoon, ang lahat ng utos ay walang silbi. Everything, lahat ng bagay sa mundong ito ay opinion lang. Walang karapatan ang lahat mag-utos, kahit ang ating mga magulang, hanggat walang Panginoon. Even God says na irespeto mo yung mama mo. Ang sabi ng Panginoon, sa ikapitong araw, ito ang patungkol niya. It is reasonable. Sabi, tama lang na gawin niyo to para sa akin, sapagkat ako ang Panginoon niyo, Ana. Panginoon mo. Okay, anong sabi niya? So, verse 7. Verse 10. 8, si Ana. Dumduma ang adlaw sa inyong pahuway sa pagkabalaan ko. Dumduma ang adlaw ng inyong pahulay sa pagbalaan sini. It means, alalahanin mo. Bakit dumdumon? Because pitong araw pa lang ang mundo, ang Panginoon ay nagbigay na ng utos na magpahinga. Magpahinga kasi binalaan, pinakamaayo at nagpahuway. So, sabi lang Panginoon, remember, hindumduma ang adlaw ng inyong buhay sa pagpakabalaan sini. Pakabalaanin mo, it means isiilain mo. Okay. Nga, ikaw, Melissa. Verse 9. Sa anong kaadlaw, nagpangagudlay ka pag maghimos ang tanan mo bulwaton. Okay. It is now that thing. How? Paano kung Ginoo pakabalaanon ang ikapitong adlaw? Ang sabi niya, huwag maging tamad. It's ako man. Sa anong nga adlaw, huwag kang maging tamad. So, unang araw, Lunes, Danay. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo ang ikapitong araw. So, sa Lunes hanggang Sabado, mag-umbra ka. Kasi para pag Linggo, wala, magpahinga ka na. Alam niyo bang kasalanan maging tamad? It's a sin. Na, nag-utos ang Panginoon na maging masipag ka, it's because God knows the consequence. Wala kang kakainin. So, maging masipag ka. Verse at 7 days, sa pangpitong araw, magpapahinga ka. Kapag ka wala kang naihanda, ikapitong araw na magpapahinga ka, mamilisa, wala kang tigang, wala kang bigas, magpahinga ka, hindi ka magpapahinga. Hindi ka rin makakapagpahinga. Bakit? Nandun ka nga sa loob ng simbahan, andun ka nga sa loob ng bahay mo, ang utak mo andun sa trabaho, wala kang bigas, wala kang ganito. It's useless. Pag hindi mo sinunod ang utos na magdasig ka, magkugi ka sa first to six days, hindi mo makikip yung seventh day. Okay. Ngayon, ito na yung pinaalalahanan sila ng Panginoon sa ginawa ng Panginoon sa babasahin niya sa same verse 10. Sa pangikapitong adlaw, isa kayo nagpahuway sa Ginoo nga imo Diyos. Sa sini, dili ka maghiho, sindi sana nung buluhaton. Ikaw, ako ng imo anak na lalaki, ako ng imo anak na babae, ako ng imo alagad na lalaki, ako ng imo alagad na babae, ako ng imo kahayupan, ako ng dumuloong ngayara sa sulod sa imo mga bawa. Gusto ko i-mark niyo yung mga verses na yun. I-mark niyo talaga, Ana, i-mark niyo. Bakit? Kasi nga, andito tayo. Ginawa tayo ng Panginoon, pinakabalaan ng Panginoon. Sino pa yung magpapahinga? Kapag ikapitong araw na. Basahin mo. Basahin mo, anak. Ikaw 11.
Kaysa anong paadlaw, ginhimos ang Ginoo ang langit, ilang buka, ang dagat, ilang tanan, ngayara sa ila, kag nagpahuway sa ekritong adlaw. Busa, ipakamaayos ang Ginoo ang adlaw, nga inugpahuway, kag ginapakabalaan ini. Amen. Ginpakabalaan ini. Why? Kasi ang Panginoon mismo yung nagpakabalaan at gumawa. Sino ang nag-utos na magpahulay? Ang Diyos. Why? Sapagkat, ano ang plano niya? Ano yung gusto niya? Magsimba sa iyo. Yes, the thing is, it belongs to God. Na, alam niyo? Alam niyo paano magsimba ng tao? Sinong nakauyab na dito? Ikaw, Ana, nakauyab ka na? Amen. Oy, ay, amen. Oh, okay, amen. 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 Dapat healthy yung kuya niyo. Dapat mag-healthy yung relasyon. Nakamigo. 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 Okay. Ganito, Ana. Yung uyab mo, kapag ka once na mahal mo, talagang gusto mong mapasaya. Di ba, Ana? Bakit gusto mo siyang mapasaya? Kasi, niya pabayaan. Ay, hindi ganun. Siyempre, kasi mahal mo siya. Hindi ka takot, kasi mahal mo siya. Isipin niyo ito, minahal niyo yung lalaki na hindi niyo kilala. Lumating lang sa buhay niyo bigla. Like, I love you lang sa inyo. Deserving ba siya sa pagmamahal na ganun? Mas deserving yung mama natin na nagpakain sa atin, na nagpapaalala. But how much more our God? Mas deserving siya na sambahin. Mas deserving siya na sambahin. Ang ating Panginoon ay mas deserving na bigyan ng time. Why? Ginawa niya tayo. Namatay siya para sa atin. Is it reasonable na sambahin mo sa ikapitong araw? Yes, of course. At kapag ka nakalimutan mong papitong araw, may tendency na makakalimutan mo ang Panginoon. Kaya importante sa Kanya ang pangpitong araw. Ang ikapitong araw, ang seventh day, ay ang sign. Ezekiel 20 verse 20. Anong sabi doon? Ay, nai, nagdalamig sa agin. Oh! Hindi mo naman ilang footprint. 20 verse 20. Pero makain kami ante ng ginamos na may sili. Mayroon kayong ginamos na may sili. Ah, hello, sige lang. Sige. Pero may... Ha? Katumbal? Sili ba? So natin ang patumpan? Ay, lain na. Ganang isda ba lang ano, hindi ka tong shrimp, tong ulang? Hindi na. Ginamos! Ah, ginamos mo sa ilahan. Anong, ano ba? Tinabal. Mayara tinabal, eh? Tinabal? Yung ginamos ba? Alam niyo? Lain mo ba din ang ginamos din kay shrimp? Ah, okay. Tinabal. Yung mga maliliit na isdaan, diba? May ulam, may sabaw. Okay. Bago yung tinabal. Balatan natin yung ating parang. Alam niyo, God, talagang deserving ang Panginoon. No, Melissa. Deserving siya na bigyan ng isang araw every week. Kasi pag hindi rin, ang ating katawan ay magbabar down din. Mawawalan siya ng lakas. Ezekiel 20:20, no? Okay. Ezekiel 20 verse 20. Gusto kong basahin ni Melissa. Kag pagtabalaan na ang akong mga inagpahuway, agod na maging kandar sila sa tunga na akong kagino. Agod na makilala ninyo mga ako. Arog, agod nga makilala ninyo nga ako ang inyong Diyos. Pakabalaan na ang adlaw nga ikapito, inugpahuway. Domingo, ikapitong araw. Yung ikapitong araw ay pakabalaanon. Para inyong maalala parating na ako ang Panginoon yung Diyos. Yun, pakabalaanon.
para huwag makalimutan na may Diyos. Alam niyo ba, si Ana Soriso. Soriso? Ana Rose. Ana Rose. Soriso. Ay! Sorry. Ano yung sign na nisuan si Ana Rose ay anak ni Uncle? Ano yung sign? Hindi, yung lisuan. Sila ang kanyang mga kapatid, lisuan silang lahat. Pero sila apelido. Parehas yung apelido nila. Ang Panginoon, ang sign ng Panginoon ay ang ikapitong araw. Ang ikapitong araw. Yun yung senyales. Kapag kinip mo yun, yun yung senyales na you ano ba? You admit, sinasabi mo publicly na ako ang Panginoon mong Diyos. For example, ganito. Mag-asawa na tayo, but everyday nasa inuman yung lalaki. Yung pag-inom niya is a disqualification of his vow na palanggaon ikaw hangtod mamatay. Inom na siyang inom, tuba. The thing is, we are also. Kapag ka-umbra ka na din ng umbra, sabi ng Panginoon, magtarbaho ka 6 days, at kapag ka-7 din, nag-umbra ka pa rin, it means sobra na yun. Hindi mo na ginalang ang gumawa sa'yo. Alam nyo, kahit na umbra ka ng umbra, mamamatay man lang din tayo. Kapag hindi mo binigyan ng time ang Panginoon. Sign yung ikapitong araw. But at this time, gusto kong ipaliwanag sa inyo. Gusto kong sabihin sa inyo, may nagtatanong, ano yung gagawin natin sa langit? Sabi ng iba, may kaibigan ako na kapag ka pumunta ka ng langit, titignan mo lang ang Panginoon. Ganun ka lang doon. Walang piyok-piyok, walang bisok-bisok. Ano sa langit? Lahat eh, nag-line, nak-line. Ganun lang. Ante, nakadalaw lang, ante. Kapag ano na sa langit ka na, wala talaga ang galaw. O, maliligtas niya. Kapag ka ganun ang gagawin ko sa langit, hindi ako pumunta doon, ah, ang hirap na. Kapoy na kalahat. Kapoy yan, kapoy. The thing is, doon sa langit, we will still worship God. Atin pa rin na simbaho ng Ginoo. In what way? The same thing in this world. Mayroong ikapitong araw pa rin. No, tingnan nyo Isaiah 63. At sinabi ko na sa inyo, 65, doon sa langit 63. Doon sa 22-23, Isaiah. Jutay nga mga sabot. Jutay nga mga sabot. Ala, gusto kong i-practice natin yan. Jutay nga mga sabot. Hello, Ibi Bradbe. Isaiah. 63. Yung iba, 63? Alam nyo, casual sa iba. 63, ano? Isaiah 63, verse... Andito. 66 pala. 22 to 23. 66. Yung 22, gusto mong ipabasa kay Susan. May subo nga ang bagong kalangitan, kag ang bagong duta, may himoon po, magapabilin sa tubangan na ko. Nagasiling ang Ginoo sa mo, magapabilin ang inyong mga kaluwatan, kag ang inyong mga. Amen. Kad, Ana, yung 23. Kutob sa isa, kalati tugtog sa isa, kagtukutob sa isa, kainog pahuway, tugtog sa isa, ang tanan niya unod magkakari sa pagsimba sa tubangan natin. Okay, doon sa bagong langit yan, matag pahuway. In every week, there is only one day nga, inog pahuway, rest day. 7 day. I tell you, may ilang araw sa isang linggo. Alam nyo ba, may isang linggo, it's because of God. Dahil sa utos ng Panginoon sa simula pa lang. Alam nyo ba, may isang buwan dahil sa moon. Yung moon iikot sa mundo. At ang counting nun, isang buwan. Mayroong 30 days para ikutin ng moon ang mundo. Mayroong 24 hours upang maggabi at mag-araw. Umiikot ang Panginoon. Ang mundo. 24 hours. At may isang taon, bakit? Yung mundo, iniikot niya ang sun within 1 year, sa loob ng 364 days. 65. And 1/4. 65 days and 1/4.
Pero bakit may pitong araw sa isang linggo? Bakit tumambling yung araw sa mundo? No. Inutos ng Panginoon na sa ikapitong araw magpahinga tayo. That's why may 7-day cycle a week. For example, sabihin ko, ayokong magpahinga ng ano? Ayokong magpahinga ng ayokong magpahinga ng 7-day, ikapito. Gusto ko magpahinga Merkulis. Pag-vote muna ako, hindi ka mo mag-vote sa akin. Alam nyo, ano yung pinakabalaan ng Panginoon? Ano yung sinanctify niya? Anong araw yun? Ikapito. Anong ikapito araw siya nagpahinga? Okay, direct to tell you it's Saturday. May ba yung kalendaryo kayo dyan? Kalendaryo, di ba, napaliwanag ko rin sa same, di ba? Kalendaryo, diksyonaryo, at kalendaryo, diksyonaryo, at history. Pati Biblia, sinasabi na ang Sabado ang ikapitong araw. Ang Sabado ang ikapitong araw. Sabado. Sa uwi at sa silpon, ikadurum. Sayo ka doon sugawot. Hindi mo. Nag-video. Ang susahan ko ka. It is the seventh day. Now, bakit kailangan natin ikipang Sabat? Because Sabat is the sign of God. Sabado. Mga sa next time, pag-uusapan natin, Sunday ang gintipig sa kadaghanan. Then historically, may rason din. Muslim, Friday sila. Most of the Christians, Sunday. But the Seventh-day Adventist is Saturday. Sabi ko noon, alam ko na ito noon. Noong ako ay nakikipag-debate pa, magbuot nun mo sa amon. Sabado, okay lang na siya. Everyday, balaan. But for example, sa saint, sabihin mo sa saint, kapag may nobyo ka na, takot ako na makita ka ni Papa. Magkita tayo sa Morsia, sa UB, sa Apgo. Doon sa may hagdanan. Anong araw? Ano? Webes. Tapos sinawagan ako, for example, ako yung lalaki, yung boyfriend ni Susie. Ay, ganun pa Susie, Webes. O sige, puntahan kita. Okay. Webes, anong oras? Alas dos ng hapon. Pupunta ako doon Martes. Magkikita ba kami ni Susie? Hindi. No, lalo na ang Panginoon. God demands accuracy. Ang Panginoon, hindi pwedeng okay na yon. Kapag sinabi ng Panginoon, ikapitong araw talaga, worship me on that day. Iba yung pananalangin sa kwarto, sa public worship, sa group. Kapag sinabi ng Panginoon, ikapitong araw talaga dapat. At ang araw na yon ay walang iba kundi Sabado. Sabado ang araw na yun. Sabado. Ah, gusto ko sampulan si Ana. May ano ka ba dyan, Ana? May kalendaryo ka? Yung malaki. Yung kalendaryo pinagawa, may Gregorian at Julian calendar, which is hindi na natin ginagamit niya. Ang ngayon, Roman calendar. Ang Julian ang ginagamit natin ngayon. O Gregorian. They are our fathers, Pope. Sila ang nagpagawa ng dictionary na. Okay. At ang dictionary ito ay? Dictionary. Ang kalendaryong ito ay the same pa rin. Yan. Ana, every month, iba ang unang araw ng buwan sa unang araw ng isang linggo. For example, sa November, ang unang araw ng November natupa sa Sunday. Yung first day of the month ay nasa Sunday sa November. Pero tignan nyo sa another month, December, anong araw nagsimula ang December? Tuesday. December 1 natupa sa Tuesday. Bawat month, first day of the month is iba. Dito nagsimula ang 1 sa Saturday. Sa February. But the first day of the week is the same. This is the first day, the counting sa first day of the week. Ang mga Arab, yung
Arab, kapag ka nagbasa sila, papunta dito. Pero tayo papunta doon. Kapag ka nagsimula tayo dito, anong ikapitong araw? Sunday. Pero pag nagsimula tayo doon, ano yung first day of working days? School. Monday. Ang working days at ang days of the week ay magkaiba. Ang first day of working days is Monday. But ang first day of the week is different from the first day of the working days. Ang first day of the week is Sunday. At lahat ay pupunta sa Saturday. Yan ang sinabi ng kalendaryo. May cellphone kayo, i-search. Try to search, Melissa. What, tanungin natin si Webster. What is the seventh day? Webster or Merayam. Merayam. Pwede na. Oh, si Merayam. Tanungin mo si Merayam. Kapag ka sinabing Saturday, ano ang Saturday? But biblically, kapag ka pinag-usapan na ang Biblia nagsasabi, ang ikapitong araw ay ang Sabado. Sunday po. Sa Webster, sige, basahin mo. Ana. Okay, yung Sunday. Search mo yung Sunday. Ano ang ikapitong araw o rest day? It's the seventh day. Ana. The day of the week between Saturday and Monday. Ang? Sunday. Ang Sunday, okay. Pero yung full definition? Okay, ito yung full definition. Ano sa baba? Yung full definition, basahin mo. The first day of the week, the Christian analog of the Jewish Sabbath. Okay. It is the first day of the week. But most of the Christian look at it as the Sabbath. Most of the Christian, they look at it as the Sabbath. But di natin pwedeng i-deny na yung Sunday is the first day of the week. Yung Saturday, tingnan natin yung Saturday. Ano ang sabi ng dictionary? Saturday, the seventh day of the week. The seventh day of the week. But tell you, that is important to learn. God bids us to rest on the Saturday. Seventh day of ikapitong araw ng isang linggo. Maybe enough muna iyon. Pero may tanong ba about sa topic natin? Bakit kailangan i-keep ang Sabbath? Sabi ng God says, sabi ng Panginoon, alalahan niyo ang araw ng ikapito. Bakit kailangan mong mag-aral? Naglilinis ka dito, Ana? Kasi malinis ang bahay niyo. Praise God, no? Linis. Talaga niwawala. Kala niyo, kahit nasimple lang ang bahay natin kapag ganilinisan, galante, no? Elegant, no? Pero kapag ang bahay mo, daming talat, ang pangit ay, ang bahay mo, ang pangit ay, tapos madaling magalit yung mga taong yung gulo ng bahay. So, bakit naglilinis? Why? It is the will of... Gusto ng mama natin na malinis ang bahay. Kaya natin inobey. How much more? Ang binigay ng mama sa atin ay cell lang. Yung cell, yung egg at sperm cell ng mama at papa natin. But sino nagbibigay buhay? Ang Panginoon pa rin. Ang mama natin, ay, naglilibor ba? Ginaganon ba yung dugo niya para pumunta doon sa cell? No. It is God who do it for them, for us. Ang Panginoon nyo, gumagawa ng paraan para lahat ng nutrients mapunta sa atin at tayo naging tao. Kaya kung deserving yung mama natin na igalang, how much more ang ating Panginoon. So at this time, start pa tayo na. I-close. So, tapos na ating Bible study, Doc. Tapos na ating Bible study about Sabbath. God bless and thank you.